Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Nadagdagan ng 50 kaso ng Omicron sa variant BA.5 sa bansa, kaya umabot na sa 73 ang kabuuang bilang ng mga kaso sa bansa ayon sa Department of Health nitong Martes. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 38 individual ang mula sa Western Visayas, 5 ang mula sa National Capital Region at 7 ang pabalik na overseas Filipinos. Sinabi ni Vergere na nakapagtala din ang bansa ng 11 bagong BA.2.12.1 sa variant cases at 2 pang BA.4 sa variant cases. Samantala, noong June, halos 70 milyong individual na ang nabakunahan laban sa COVID-19. Ito ay katumbas ng 92% ng populasyon ng Pilipinas ayon kay Secretary Francisco Duque III. Right, Senator Joey, no? Kasi nga, hindi naman natin pwedeng ikumpara ngayon at saka 2020. Unang-una, mataas naman ang ating vaccination rate for the primary series. We've already completely vaccinated 70 million Filipinos. And if the target or the denominator is 77 million Filipinos, we already have a 92% performance vis-a-vis our target. Ngayong araw, June 28, pinangunahan ng Department of Health kasama si Presidente ng PMA Immediate Pass at Dr. Leo Olarte, Presidente ng Clean Air Philippines Movement Incorporated, ang media forum na Kapian sa Manila Hotel sa pakikipagtulungan ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas sa lungsod ng Maynila. Ang panukalang nagbibigay ng 1,000 peso na buwan ng cash subsidy para sa mga solo parent na mababa ang kita bukod sa iba pang mga karagdagang benepisyo ay naging batas na. Naglabas ang palasyo ng kopya ng Expanded Solo Parent Welfare Act na naging batas noong June 4. Bukod sa 1,000 pesos na buwan ng cash assistance para sa mga solo parent na mababa ang kita, ang bagong batas ay nagbibigay din ng 10% na diskwento sa ilang mga gamot para sa mababang income solo parents na may mga anak na may edad 6 na taong gulang pababa. Prioritization sa murang pabahay, PhilHealth coverage, educational scholarships, bukod sa iba pa. Higit pa rito, pinapayagan ng bagong batas ang mga solo parents na makatanggap ng mga benepisyong ito hanggang sa maging 22 taong gulang ang kanilang mga anak. Sinabi ng National Capital Region Police Office na maglalagay sila ng mobile jail malapit sa venue ng inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa paligid ng venue, magkakaroon ng bus ng BJMP kung sakaling kailanganin. Ayon kay NCRPO Chief Major General Felipe Natividad sa isang press briefing sa Camp Crame nitong Martes, ang panukala ay bahagi ng paghahanda sa seguridad para sa inauguration rites sa National Museum of the Philippines na sinabi niyang kumpleto na. Ang mga nagpro-protesta ay naka-designate lamang sa mga itinalagang Freedom Park tulad ng Plaza Miranda, Plaza Dilao, Plaza Moriones at Liwasang Bonifacio. Sharon Cuneta inilaunch ang first official light stick para sa Sharonians. K-pop inspired ang hatid ng megastar na si Sharon Cuneta sa kanyang mga fans o Sharonians matapos niyang i-anunsyo ang launch ng kanyang opisyal na light stick. Sa light stick, makikita ang salitang megastar at ang kanyang pangalang Sharon Cuneta na nakasulat dito. Ang nasabing official light sticks para sa mga Sharonians ay magiging available bago ang kanyang sunod na concert sa Maynila. Samantala, J-Hope ng BTS inireveal ang title ng kanyang lead single. Matapos si anunsyo ni J-Hope na miyembro ng South Korean boy band na BTS ang kanyang upcoming solo album na Jack in the Box, ibinahagi niya nitong Lunes ng gabi ang title naman ng kanyang lead single sa album na More. Kasabay nito ang concept photo kung saan makikita si J-Hope na nakatayo sa isang hallway habang nakasuot ng all-black outfit. Ang lead single na More ay ilalabas sa July 1 bago ang release ng full album sa July 15. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw.